for today's video, mga kalabadis, ito may bad news ako sa inyo. Nakawala yung ating naka-STR na hen. So pagising ko ngayong umaga, naglinis ako ng loft. Ayun, nakawala yung ating hen na naka-SDR na gagamitin ko pa naman sana sa breeding. Diyos me, yun, nakawala. So di ko alam kung siya. Sure. So hindi ko alam, mga kalapatids, kung saan siya dumaan. Pero possible dito siya dumaan, mga kalapatids, sa trapdoor natin. So dito. So siguro pinilit niya makalabas. So nakaano siya dito, kalusot. Pero kung paganto, mga kalapatids, hindi naman siya makakadaan. Hindi niya matutulak to. Kung dito siya dadaan, yan possible na dito siya makalusot. Nilipat ko na kasi, mga kalapatids, dito yung ahin na yon na kawala, kasi ilalagay ko dito, mga kalapatids, yung ating hinahanpid na si Batbat. So ayan, dito ko siya nilagay. Then ito nga, mga kalapatids, yung kanyang pampotboto. So yung bote ng Sunrocks, and then, mga kalapatids, doon sa katawag dito. Alam niyo yung pampotbot sa tiki-tiki, mga kalapatids, yung panghigop. So inalis ko lang yung panghigop niya, and then pinutol ko lang yung sa pinakadulo. Then syempre, huwag nyo nga hayaan, mga kalapatids, na matalas itong pinakadulo. Nasa ganon, hindi masaktan yung young bird nyo, o yung kanilang hindi magka-damage, yung kanilang mga, alam nyo, yung sa leeg. Pagka pinasok nyo ito, hindi gagasgas itong dulo doon sa leeg nila. Kaya mamaya papakita ko sa inyo, mga kalapatids, kung paano natin hinahanpil itong si Batbat. So yan natin, Batbat! So hindi ko pa siya, mga kalapatids, na natuturuan doon sa aking pito. Hindi ko lang medyo magkakulay siya, mga kalapatids. Nasa ganun, mas matandaan niya na yung tunog ng ating pito, no? Medyo bata pa kasi siya. So hindi ko lang kung anong kulay nito, mga kalapatids. Pero yung kapatid niya, ay kulay checkered na talaga. Yun nandito, mga kalapatids, papakita ko sa inyo. Yung kulay checkered na siya. Ayan, no? Checkered na yung kanyang kulay. Nakukunin ko muna, mga kalapatids, itong mga young bird, dahil paarawan na muna natin, mga kalapatids, itong kanilang mga anak. Nasa ganun is maraming makuhang sustansya. Pero maganda ang sikat ng araw tuwing umaga, mga kalapatids. So lagay muna natin ito dito, yung kapatid ni Batbat. Then kunin natin si Batbat, mga kalapatids, para maarawan sila at maging tunay silang cute na bear. Yan. Then kunin natin itong paso, kasi hindi sila pwedeng basta ilagay na lang sa arawan. So yan, maging nandi sa paso. Ikaw, then ikaw. Mukhang mas maliit si Batbat ngayon, mga kalapatids, dahil gutom nga. So syempre, papakita ko sa inyo mamaya, mga kalapatids, kung paano pakainin ito si Batbat. Subukan na rin natin itong kapatid. Check nyo, mga kalapatids, mas maliit na si Batbat ngayon. Kasi gutom. Kapatid, medyo may laman ng butchi. Di ganun karami yung laman. Paarawan muna natin. Lagyan natin sila dito, mga kalapatids, sa arawan. Yan. Yung dalawa nga pala natin dito na young birds, paarawan din natin syempre. Hindi naman pwedeng yung dalawa lang natin na tinakay. Syempre ito din. Nakikita na, mga kalapatids, itong kulay. Talaga nitong isa. Kulay nga nung kanyang tatay, mga kalapatids. Pero mas maganda yata ang kulay nito. Mas marami yung pagkaputi niya. So dito sa kabila, parang kulay ng blue bar. And then dito, timputi na, mga kalapatids. Ayun, nakita na yung kulay. So sana, masuksukan natin yung singsing to, no? Umabot pa sana tayo. Kasi medyo malaki na, mga kalapatids. Hindi ko na rin agad kasi napapansin kung malaki ba o maliit pa rin sila. Kaya, mga kalapatids, yung ating apat na young bird. So tingnan natin kung masusuksukan natin to ng singsing, ano? So ihanda ko lang, mga kalapatids. And then naglilis na pala tayo ng loft. So hindi ni Silap Girl, mga kalapatids, nagkakape. Ito yung ating isusuksok na singsing dito sa ating dalawang kainakay na. So ihanda ko lang, mga kalapatids, yung ating lamesa. Ito, mga kalapatids, na papakita ko sa inyo kung paano natin hinahanpin ito si Batbat. Siyempre, bigyan na rin natin ng konti itong kanyang kapatid kasi hindi pa nga sila kumakain, ano? So umpisa muna natin, mga kalapatids, ito si... So di ko tanda, alam mo dito si Batbat. Hello, dito. Batbat! So eto, mga kalapatids, siya yung unang sumiyap. Bigyan natin, mga kalapatids, salugalugin muna natin ng sagalon yung tubig is kumalo natin sa batba. So ganito lang, mga kalapatids, ipapasok nyo lang to dito sa mahiga nilang leeg. Kasi pag dito sa mismong tuka, mga kalapatids, tumatapon lang yung batuka, lumalabas ulit. So kailangan ipasok nyo itong pinaka-hose sa kanilang ala. So ganun, mga kalapatid, yung ginagawa kong pag-hanpid. So itong kapatid ni Batbat, bigyan na rin natin. Para pareha sila ang naputog na, mga kalapatid. Thank you.
So madali lang mga kalapatids pag hanpit ng ibon, ang mahirap lang gawin eh yung mayat maya at nila pagpapakakain sa kanila mga kalapatids. Ang alam po kasi gada 2 oras kailangan silang pakainin ng mga kalapatids, kasi 2 oras gutom na sila mga kalapatids. Pagka ganun mga oras na 2 oras kailangan na pakain na sila, kaya talaga matrabaho pag hanpit mga kalapatids. Hindi ganun kadaling palaki ng kinakay, lalo't pag hanpit, mas maganda talaga kung mag-alaga ka nito eh yung talagang prosigido ka, ano, mag-alaga, hindi yung mag-alaga ka ng gantong hanpit tapos pababayaan mo lang, talagang gusto mo tsaka prosigido ka, ano. So syempre, gusto ka na natin mga kalapatid ng sing-sing, itong dalawa natin young bird. So sa mga newbie dyan na hindi marunong magsuksok ng sing-sing, mga kalapatids, ituturo sa inyo nang yung tamang pagsuksok. Pero sana kasya na sa kanila yung sing-sing at hindi na malaglag. So kukuha muna tayo ng stick mga kalapatids ng sing-sing kung pwede. Pero sana mas maganda sana yung nabunod na bagwis mga kalapatids. Yung pinakadulo nun, yun yung pakukuha natin sa daliri. So kukuha lang ako ng stick mga kalapatids para malagay na natin yung sing-sing sa kanila. So ito na mga kalapatids, nakakuha na tayo ng stick. So ito yung stick, tinira tayo ng ring mga kalapatids. So ito yung ring natin is 2024 na, para kung sakaling makalaro tayo. Eh young bird category na mga kalapatids, ito kita ilalaro natin. So itong isa mga kalapatids, medyo malaki na. Hindi ko alam kung magkaka siya itong sing-sing. So unahin na natin itong malaki mga kalapatids. So ang paglagay ng sing-sing is pag ganito mga kalapatids. Siyempre, ganyan ano. So hindi ko alam sa inyo ba kung gusto nyo ay kanan o kaliwa yung lagyan. Pero sa akin is, ano ba, kaliwa yung lalagyan natin mga kalapatids. So iharap nyo lang pa ganyan. Kailangan iipot pa siya. So ganyan ang mga kalapatids. Then yung dalawang daliri nyo is ipit nyo dun sa pinakapaa. And then ipitin nyo lang yung tatlong daliri. Tapos syempre ang paglagay mga kalapatids ng sing-sing is nakatayo, nakaganyan. Huwag nakabaligtad na ganyan mga kalapatids. Dapat nakaya, ganyan, nakatayo. Yan, para pag nagpa-sticker kayo or nagkarga kayo ng kalapate, papakita nyo yung sing-sing ng nakaganyan mga kalapatids. Syempre nakaganyan din. So ang tingin nung maglalagay ng sticker is nakaganyan mga kalapatids. Nakatayo, ano. So lagay na natin yung kanyang sing-sing. Syempre. And then pag nilagay nyo na ng ganyan yung tatlo, tatlong daliri mga kalapatids, isaksok nyo lang pa ganyan. Ayan. Tapos yung stick is kunin nyo yung pinakadulong daliri mga kalapatids. Ayan. Kunin nyo lang siya. Ingat lang dahil baka masaktan yung, ayan, pwede na pala walang stick mga kalapatids. Kunin nyo lang yung pinakadaliri. Ayan o. Ganyan, okay na. Dapat ganyan yung pagkakalagay ng sing-sing mga kalapatids. Ang ganyan nakatayo. Para pag pinakita nyo is nakaganyan. Then yung isa lagyan na rin natin. Hindi ko lang kung kasya na dito, maliit pa rin yung sing-sing niya. So ganun lang ulit. Same process lang mga kalapatid. Tatayo. Natasila. Tapos kunin nyo lang yung pinakadaliri niya. Yun. Ayun ang mga kalapatids, ganyan yung kanyang lagay. So ganun nakadali maglagay ng sing-sing mga kalapatids sa ating mga inakay, no? Ayan, okay na yung dalawa nating young bird. Linisin ko na lang ito, papalda natin ang buhangin, medyo madumi na kasi, ano? So may ipon yung dumi, makakamoy nung mga inakay natin mga kalapatids. So bali yun nga, no, mga kalapatids, pinakita ko sa inyo yung pag-handpaid natin dito kay Bat-Bat, and then yung paglagay ng sing-sing sa ating mga young bird. So check nyo pa rin lagi always mga kalapatids yung pagsisuksok nyo ng sing-sing, ano, kasi minsan nahuhugot yan. So lagi check nyo mga kalapatids, syempre naisuot nyo, hindi nyo alam mahuhugot yan mga kalapatids, natatanggal yan sa kanila kasi pag minsan niya is di pa naman kasya sa kanila, so medyo maluwag pa, nahuhugot yan. So check nyo lang lagi yung inyong inakay kung nakasuot pa rin yung sing-sing, kasi once na hindi nyo na napansin yung pala is nakatanggal na, akala nyo nandun pa rin yung ring, eh yung pala inahugot na. So ngayon kung lumaki yung young bird, hindi nyo na masusuksok mga kalapatids, ano. So maraming nangyayaring ganun sa mga pansir na nagsusuksok ng sing-sing,
Tapos akala nila is okay na. Yung pala hindi nila napapansin is nahuhugot yung seng doon sa paa ng mga young bird. Okay na mga kalapatid, is napainitan na natin, napaarawan na natin itong ating mga lakay. Siyempre babalik na natin sa kanilang magulang ano. Kasi magpapatukan na rin pala tayo mga kalapatid ng ating mga breeder. Pupatubalik na natin sa kanilang magulang itong dalawa nating siningsingan. Okay na yung dalawa nating inakay. Siyempre yung isang nang inakay is ibabalik na natin sa kanyang magulang. At ang may iwan lang ay si Batbat, ito yung kanyang kapatid. Lagay muna natin dito, ambalik na natin. Dilagyan natin yung ating pinakalak. Ito mga kalapatid, try natin barundahin yung ating binobiewing yung isang araw. And then yung isang kalapatid ni Kuyonel dito no, na binigay na sa atin. Ito mga kalapatid, ilalabas natin. Hindi natin silang parundahin dalawa. Kung tayo magtapos mga kapatid, siyempre yung isa kunin din natin. Siyempre, yun siya na kayo. Medyo maligot yung camera natin dahil wala tayong cameraman. So, andalhin natin dito sa may medyo malawak na part mga kalapatid. So, dito mga kalapatid, dito na sila alpasan. And then, this one! Yan, nalagas pa yung kanyang balabalhibo. Kasi sobrang kalikutan mga kalapatid. So, di natin alam kung babalik yung ating binubiewing. Pero yung isa, sure ball na babalik yon. Mga kalapatid, check muna natin sila kung babalik. Kasi kahapon, inalpasan na natin yun eh, yung isa. Then yung isa is, yung panaalpasan. So ngayon pa lang, ayaw, sa kasamaang palad doon sila. Sa laging tinatambayan natin ng mga kalapatid natin. Ayun, doon sila mga kalapatid sila, sa pinakataas ng bubong. So ito na mga kalapatid, yung dalawa nating inalpasan na kalapatid. So yun, may naghagis pata, may nagtotos. So yun, yung dalawa nating kalapatid mga kalapatid. Huwag kayo dyan bumaba, mapapagalitan tayo dyan. Teka lang mga kalapatid, bugawin natin dahil bawal doon. Mapapagalitan tayo kasi pag dyan sila tumatambay. And then huwag natin sasanayin gantong pag-uugali ng kalapatid na tumatambay sa ibang bubong. So bugawin ko lang mga kalapatid sa so huwag natin sasanayin yung kalapatid natin tumatambay kung saan saan na bubong. So dapat kung saan yung pinakabubong nyo, doon lang dapat sila bumababa. So ayan, wala na naman sila mga kalapatid. Check natin ito sa malayo. Ayan, yung dalawa rumoronda pa rin. Uwi naman yung mga kalapatid kasi natamang viewing naman natin yung isang inakay. Nakasabay silang dalawa. So di alam kung madadagit na naman ata itong atin. So ito yung atin mga kalapatid. And then ayun, may dalawa. Kung nakikita nyo, ayan, yan. Nagsama na sila mga kalapatid. Ayan o. Hindi natin sure. Ayan, medyo nakaka-intense mga kalapatid dahil itong ating bagong alpas na kalapate. Ay hindi pa ganun kabatcher mga kalapatid siya, may kasabay silang dalawa ang Batman. Ayan, apat na sila. Ayan sila, magkakasama na silang apat. So syempre hindi naman tayo papayag na maladagitan tayo ano? So ilalabas na natin yung alas. So syempre gumadagit man natin yung kanila mga kalapatid, ay wala man problema, alpasan naman natin. Ang masama is hindi madagit yung atin, hindi naman aalpasan. So wait lang natin mga kalapatid, gusto sila umiikot. Then, hiyakis na natin. Ito si Barako. So, ayun mga kalapatid. May mga nag-totos or may mga nag-aalpas ng kalapate. Kalbasan na rin natin isa nating hinyan. So, ayun. Mukhang madadagit pa yata yung atin. So, yung ang nandun, mga kalapatid, ay yung blue bar na bagong alpas mga kalapatid. Ayun, nandun siya. Doon siya sumama. So, yari tayo nito. Doon ay sinasabi ko na nakakatakot mangyari. So yun mga kalapatid, doon nagpunta. Ayun, banda doon siya nagpunta. Ayun o. Ayun yung mga kalapatid, doon. Patay tayo na ito. Ito yung nakakatakot ko. So sana bumalik. Ayun, natahimik na ako mga kalapatid. So hindi ko na alam. Ayun, doon sila rumoronda. Ayun, banda doon mga kalapatid. So, patay tayo na ito. Pag nawala, yung isa nating ayun, may nalipad na isa. Mukhang bumabalik naman mga kalapatid. May tiwala naman tayo sa ating mga ibon na inaalpasan. So, ayan, may pabalik na isa. So, sana ito na yung atin. Ayun. So, ito na mga kalapatid. Dapat na sila. Ayun. So, may tiwala naman ako sa mga kalapatid natin. Kaya lang, yung ibang nakakawala sa atin mga kalapatid is talagang hindi natin batcher yon. So talagang aksidente yung nakakawala. Kaya nawawala. Sabay siya na kayo mga kalapatid, medyo natahimik ako sa parting yon. Kasi nakaka-intense talaga pagka gantong bago ka pala nag-aalaga ng kalapate. And then mapapasama pa yung ibon mo doon sa mga ibon na hindi naman sa'yo. So yun yung nakakatakot. So ito mga kalapatid, bababa na sila.
So yun nga mga kalabas na, hanggang dito na lang. Yan, buti bumaba na sila. So dito ko na natapusin itong ating video ngayong araw, no? Sa mga hindi pa po nakasubscribe, eh mag-subscribe na kayo sa YouTube channel. Then huwag mo nang kalimutan i-hit yung notification bell sa baba para like and update sa mga bagong ilalabas na video. So bye siya na mga kalabatids. Medyo pagod na. So dito na lang natapusin ito, no? Maraming salamat sa panonood. Ingat!